Mas marami ang human rights violations sa mga Aquino. Itong nagsasign ng ganyan, bobo yan, bobo. Ang talagang totoo, dapat ganyan. Malamang siguro ay isa na si Attorney Larry Gador sa mga personalidad na sikat ngayon sa internet at sa mga social media platforms dito sa ating bansa. Sino ba naman kasi ang makakalimo sa kanyang mga ginagawang pagkundina sa mga maling gawain ng mga politiko, lalong-lalo na sa mga dilawan. Madalas niyang sabihin sa mga miyembro ng dilawan at ibang politiko ang salitang bobo. Dahil dito ay sumikat siya at binansagan bilang anti-bobo man. Ngunit pagkagayon pa man, ay ating alamin at pag-usapan ang ilan sa mga impormasyon tungkol kay Attorney Larry Gador at ating surin kung may punto ba ang mga ginagawa niyang pagkundina sa ibang mga politiko. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Sino nga ba si Attorney Larry Gador? Kilala si Attorney Gador bilang pangunahing tao na nasa likod ng impeachment complaint laban sa napatalsik na Chief Justice Marilorde Sereno. Maalala, noong August 30, 2017, hindi bababa sa 25 miyembro ng House of Representatives ang nagpasimula ng impeachment process laban kay Nooy, Chief Justice Sereno. Dagdag pa rito, si Solicitor General Jose Calida na naghain ng co-warranto petition para mapawalang bisa ang kanyang appointment bilang punong maestrado dahil sa kawalan o manu ng integridad. Parehong binanggit sa impeachment proceedings at co-warranto petition ang umano'y kabiguan ni Sereno na maayos na ideklara ang kanyang salen at responsable din sa mga tax misdeclaration at hindi otorisadong mga paggastos. Kinuwisyo ni Sereno ang co-warranto petition na nagsasabing maaari lamang siyang maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. At si Attorney Larry Gador na gustong ma-impeach itong si Sereno na kilala ang kanyang sarili bilang taong kontra sa katangahan ay naging headline sa mga balita at social media matapos na tawagin ng taga-suporta ni Sereno na bobo. At kasabay nito ang pagtaas niya ng gitnang daliri sa mga ito noon sa High Court Compound sa Baguio City. Noong 2016 pala, ay binalak na niyang pasukin ang Senado. Noong 2016 elections, ay 27 siya sa senatorial race na nakakuha ng hindi bababa sa 1.9 milyong boto. Hindi rin matagumpay si Gador sa kanyang pagtakbo noong 2019 na inilagay siya sa 28 na pwesto na may hindi bababa sa 3.4 milyong boto. Matapos nito, ay sinabi niya na siya ay dinaya sapagkat ramdam niya na paborito siya ng makaramihang mga Pilipino. Kaya paano nangyari na siya ay natalo? Si Attorney Larry Gador ay kilala rin kaalyado ng Rehimeng Duterte at malaki ang respeto sa gobyerno nito. Ang lahat ng mga kaaway, lalong-lalo na ang mga dilawan na naninira sa pamumuno ni Duterte ay sinuwag din naman ni Larry Gador. Kahit ang ilang mga artista at mga personalidad na panayang panirampuri sa ating gobyerno ay hindi pinalampas ni Attorney Larry Gador. At isa-isang binalatan, pinagsabihan ng kanyang sikat na tagline na mga bobo. Kilala ring Marcos Loyalist itong si Attorney Larry Gador at lubos na sumusuporta ngayon sa tandem ni na BBM at Sara Duterte. Bukod dito, si Larry Gador ay graduate ng Bachelor of Law sa Far East University at sa ngayon ay naglalayo na muling tumakbo sa pagka-senador. Ang pagtakbo ni Attorney Larry Gador sa Senado, isa sa mga matutunog na pangalan ngayon ay ang pangalan ni Attorney Larry Gador. Marahil ay nagustuhan ng mga Pilipino ang diretsang pagkundina niya sa mga mali at sa matapang na pananalita nito. Dahil dito ay nadesisyong tumakbong muli si Gador bilang senador sa darating na 2022 national election.
Ito na ang pangatlong beses. Natatakbo siya sa senatorial race matapos sa kanyang pagabigo noong 2016 at 2019 elections kung saan sinabi niyang dinaya siya. Si Gadon na tumatakbo sa ilalim ng partido na itinatag ng Yumao at dating presidente na si Ferdinand E. Marcos ay ginamit kanyang oras at templado noon sa Harbor Garden Tent sa Sofitel Hotel upang maikling pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga plano na amyendahan ang 1987 Constitution. Binatikos din niya ang mga administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino at Benigno Aquino III para sa palpak at walang kwenta o mano nitong pamumuno dito sa ating bansa. At pinuri ang mga pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at ni Rodrigo Roa Duterte. Katulad ng maraming mga Pilipino, ay galit na galit din itong si Atty. Larry Gadon sa mga miyembro ng dilawang partido. Para sa kanya, ay basura ang mga dilawa. Mula sa pamumuno nila Cory Aquino, hindi siya natatakot magsalita laban sa mga dilawan. At kadalasan pa nga, sa mga panayam sa kanya, ay lagi niyang pinasasaringan ang mga dilawan at iba pang mga tao na kumakaway sa ating gobyerno. Nitong nakaraan nga, ay nanawagan si Atty. Larry Gadon na mag-imbestiga ang Commission on Elections at kung may ebidensya ay ituloy ang disqualification proceedings laban kay Vice President Lenny Robredo na tumatakbo sa pagkapangulo sa 2022. Binanggit ni Atty. Larry Gadon ang dalawang bagay mga kapatid na pwedeng gawin ni Robredo sa paparating na 2022 National Elections. Una, ay may posibilidad daw itong magpalaganap ng vote buying dahil alam daw ni Robredo at ng kampo nila na tagilid sila sa tandem nina BBM at Sara Duterte. At isa pa, ayon kay Atty. Larry Gadon, ang fundraising campaign ni Robredo para tustusan ang kanyang presidential bid ay isang paglabag din sa mga batas sa halalan. Kaya, kailangan daw ito paimbestigahan. Si Gadon, ang opisyal na kandidato ng kilusang Bagong Lipunan ay walang takot at pag-aalinlangan na pinagalitan si Robredo at tinukoy bilang kandidato na bumibili ng boto. Dahil dito ay pinayuhan niya ang publiko, lalo na ang mga botante na huwag tumanggap ng suhol mula sa mga bumibili ng boto at iboto ang sino mang tunay na karapat-dapat na maging susunod na pinuno. Pinuno ng ating bansa. Ipinaliwanag niya na sa pagtanggap ng mga donasyon para sa pangangampanya ay malaki ang posibilidad na mga dayuhan ay isa rin sa maaari magbigay ng pera para punduhan ang kampanya ni Robredo. Labis itong nakakabahala sapagkat alam natin na ang Amerika ay isa sa mga pangunahing kakampi o kaalyado ng Partidong Liberal dito sa ating bansa. Ang bagay na ito ay nailathala ko na sa manakaraan nating mga videos. Ang pagtanggap ng pundo mula sa mga dayuhang kumpanya o mga dayuhang individual ay malinaw na isang paglabag sa ating batas. Kahit na ginawa sa labas ng panahon ng kampanya, dagdag pa ni Atty. Larry Gadon. Mga minamahal kong kapatid, anuman ang mangyari, ay huwag nating kalimutan sa darating na eleksyon ay maging matalino tayo sa gagawing pagboto. Huwag magpapaluko, huwag magpagpasuhol at higit sa lahat ay huwag agad maniwala sa mga politiko na ang tanging gusto ay masunod ang kanilang pansariling interest lamang.